Ang lahat. Magsiawit kayo sa Panginoon. Alleluia. Magsiawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag, ipahayag ang dulot niyang kaligtasan. Magsiawit kayo sa Panginoon. Alleluia. Magsiawit sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, nalupa akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang namin taon-taon sa pagkabuhay bilang pag-alala sa tinanggap naming pag-asa't dangal, maawain mong ipagkaloob na aming mapakinabangan ang ginugunita namin ng may pananampalataya at pagmamahal sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, inggit na inggit ang pinakapunong saserdote at ang mga kasamahan niya na kaanib ng sekta ng mga Saduceo. Kaya't kumilos sila. Binakip nila ang mga apostol at ibinilanggo. Ngunit kinagabihay binuksan ng anghel ng Panginoon ang bilangguan at inilabas ang mga apostol. Sinabi nito sa kanila, "Pumaroon kayo sa templo at mangaral tungkol sa bagong pamumuhay na ito." Sumunod naman ang mga apostol, kaya't nang magbubukan liwayway, pumasok sila sa templo at nagturo. Nang dumating ang pinakapunong saserdote at ang mga kasama niya, tinawag nila ang lahat ng matanda ng Israel sa pulong ng buong Sanhedrin. Ipinakuha nila sa bilangguan ang mga apostol. Ngunit pagdating doon ng mga bantay, wala na ang mga iyon. Kaya't nagbalik sila sa Sanhedrin at ganito ang ulat. Nakita po namin na nakasusing mabuti ang bilangguan at nakatayo ang mga bantay. Ngunit nang buksan namin, wala kaming nakitang tao sa loob. Nabahala ang mga punong saserdote at ang kapitan ng mga bantay sa templo nang marinig ito. At di nila maubos maisip kung ano ang nangyari sa mga apostol. Ngunit may dumating at nagbalita sa kanila, "Ang mga lalaking ikinilong ninyo ay naroon sa templo at nagtuturo sa mga tao."
Kaya't ang kapitan ay pumunta sa templo kasama ang kanyang mga tauhan. Isinama nila ang mga apostol, ngunit hindi gumamit ang dahas dahil sa pangambang sila ay batuhin ng mga tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang ililigtas. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang iniligtas. Panginoon, aking laging pupurihin. Sa pasasalamat, di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naapi, makinig, matuwa. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang iniligtas. Ang pagkadakila niya ay ihayag at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang akin dalangi dininig ng Diyos na wala sa akin ang lahat kong takot. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang iniligtas. Nagalak ang aping umasa sa kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y nililigtas sa hirap at dusa. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang iniligtas. Anghelyong bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib, sila'y kinukupkop. Ang galing ng poong laping masikap, yung nagtitiwala sa kanya'y naligtas, ay may tuturing na taong mapalad. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang iniligtas. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Kay laki ng pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, kaya't anak niya'y binigay. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw, at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw, sa gayon nahahayag na ang kanyang mga ginagaway pagsunod sa Diyos. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Gaano po kahalaga sa inyo ang kalayaan?
Diretsyohin na natin mga kapatid, ano? Kahapon kasi, sa kai-intro ko, second week of Lent na ang nasabi ko sa halip na second week of Easter. Minamahalaga po ng Diyos ang ating kalayaan. Nang maaresto at makulong sina Pedro at Juan, napakinggan natin sa unang pagbasa na nagpadala siya ng kanyang mga anghel para palayain sila at para maipagpatuloy nila ang naudlot nilang ministry. Importante kasi ang ministry ito. Kaya nga ipinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Lahat ng ito'y dahil sa pagmamahal niya sa atin. At kaya din naman ganun kasinsir ang mga apostol na ipahayag ang mabuting balitang ito sa gitna ng banta sa kanilang buhay. Gayon din naman, binibigyang diin ng ating mahal na poong Jesus Nazareno ang katapatan at sinseridad ng kanyang mensahe. May mga naging tapat at sinsero din sa kanyang mensahe. At naging matibay na pundasyon ito ng simbahan. Pero meron din namang mga resistant sa katotohanan. Isinalarawan sila ni San Juan bilang mga ayaw sa ilaw. Ang mga lumalapit naman sa ilaw ay isinalarawan niya bilang mga ginagabayan ng ilaw. Ano po ba ang hitsura ng resistance sa katotohanan? Paano natin malalaman na tinututulan natin ang mabuting balita? Ang matibay na halimbawa po natin dito ay yung pinakapunong saserdote sa unang pagbasa. Selos at takot po kasi ang nagtutulak sa kanila para manupil. Kahit na-encounter na nila ang kahangahangang gawa ng Diyos sa pamamagitan ng anghel, hindi pa rin nila ma-realize na maaaring nasa maling panig sila. Lumalambong po kasi sa malinaw at matuwid na pag-iisip ang selos at takot. Ano naman po kaya ang hitsura ng acceptance sa katotohanan? So atin pong pinagkukumpara ang resistance at acceptance sa katotohanan. Kanina ang tiningnan natin yung resistance, ngayon naman ay ang acceptance. Paano natin malalamang pumapanig tayo sa mabuting balita? Ang matibay na halimbawa po natin nito ay ang encounter ni Nicodemo sa katotohanan. Kung nasusundan po natin ang mga pagbasa simula pa noong Lunes, inihahayag ng mahal na poong Jesus Nazareno kay Nicodemo ang mabuting balita ng ating kaligtasan. At siya ang kausap ng Senyor ngayon. Noong sabihin niya, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, siya ang ina-address dito. At ito po ang mabuting balita. Matibay na pinanghahawakan to ng mga mainline Protestants at ng mga tinatawag na born again. Alam ko po dahil dati akong born again at dating mainline Protestant. Na-convert lang ako sa pagiging Katoliko noong 27 years old na ako, bago ako pumasok sa seminaryo. So, ang mabuting balita, ito yung pinaka-buod, pinaka-kinakapture nito
ang essence ng mabuting balita. Kung nasusundan natin, mapapansin po natin at makikita natin na si Nicodemo ay sumaksi sa katotohanan at sa liwanag. Hinayaan po niya ang kanyang sariling maliwanagan. Sa madaling salita, sumaksi siya sa kaliwanagan. Ngayon, paano po natin malalaman na tumutugon tayo pagkaharap na natin ang katotohanan? At paano natin malalaman na ang tugon natin ay acceptance at hindi resistance? So ano po ang tugon natin karaniwan pagkaharap natin ang katotohanan? Siyempre, acceptance. Ano? Obvious naman na yun ang tamang sagot. Ang hindi obvious ay kung ano ang unang nasasaling sa atin kalooban. Instinctively at intuitively. Yun po bang reaksyon na hindi pa napag-iisipan o hindi pa naipoproseso? Diyan mo malalaman kung natural na sa iyo ang pagkiling o pagpanig sa katotohanan. Ang mahirap nga lang talaga, no, mga kapatid, ay ni hindi natin nalalaman. Hindi natin nalalaman kung saan tayo kumikiling. O kung kumikiling nga ba tayo o hindi. Ang mas mahirap pa ay kung hindi natin namamalayan, nakaharap na pala natin ang katotohanan. Sa pagpasok po natin sa mas malalimang encounter sa katotohanan, sa banal na Eukaristiya, gawaran nawa tayo ng Espiritung Banal ng pananampalataya upang makita natin ang mukhaan ang ating sinasampalatayanan sa iba't ibang hugis, anyo at paraan ng paghahayag niya ng kanyang sarili sa ating mga nagsusumikap, mag-apuhap sa dilim. Makita rin nawa niya ang ating pagnanais na makita siya sa kaliwanagan. Kilalanin nawa niya ang ating paghahangad at tulungan niya tayong sa katotohanan ay sumaksi ng buong tapang. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, taglay ang pagtitiwala, ilapit natin ang ating mga alalahanin sa Diyos Ama na labis na nagmamahal sa mundo, kaya't ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang hindi na mawala ang mga naniwala sa kanya, bagkus ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa bawat dalangin ang atin pong itutugon, sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Ang simbahan naway laging maging buhay na tanda ng pag-ibig at habag ng Diyos sa mga panahon ng kadiliman at kawalan ng pag-asa, manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Sa ating pamumuhay, naway may padama natin sa kapwa ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga ginagawa, manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Ang pag-ibig ng Diyos naway maghatid ng kapayapaan sa ating mga puso at pagkakasundo ng lahat, manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway makaunawa na mahal sila ng Diyos sa pamamagitan ng pangangalaga at pagkalinga ng kanilang pamilya at mga kaibigan, manalangin tayo.
Sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Ang mga mahal natin sa buhay na namayapa, naway makabahagi sa kalwalhatian ng muling pagkabuhay, manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Ama naming nasa langit, tunghayan mo ng may pag-ibig ang iyong mga anak at patnubayan mo kami sa aming paglalakbay patungo sa kaligtasan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Na ang alay ay narito po, ang alak at tinapay dala sa altar mo, anyo'y magiging tunay dugo mo't katawan. Aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Paghahanda ng alay, ngayon ay sisimlan. Ang alak at tinapay ay bebendisyonan, anyo'y magiging tunay dugo mo't katawan. Ito'y aming tatanggapin sa pagkikinahabang. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinapagsalo mo sa iyong buhay na namumukod-tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mong ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maaasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming ubispot ng Tanang Kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nasa presensya po tayo ng Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa kasa Diyos ang mabuti gawin at manat ang likas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamta. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak. Pag nagtiwala'y tutulungan kang ganap. Ang kabutihan mo'y ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Pinapalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang kanilang mga pinasasalamatan at mga pinagsusumikapan sa araw-araw, pati na rin ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya, pati na rin ang inyong mga komunidad.
ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.